What's up, mga Earth? Welcome back sa another video ng Earth Moto TV. And for today's video, mga Earth, paglalabanin natin ang small but terrible beast from Geekvape. Ito ang Geekvape H45 at ang H0RD. So, excited na kayo. Stay tuned and let's get it started. Bago nga pala tayo magsimula, mga Earth, magpapasalamat ako sa ating sponsors at binigyan tayo ng mga motorcycle care solution, ang Oscar Motorcycles and Car Care Solutions. So ilalagay ko sa baba yung link ng Shopee kung saan kayo order. And abangan nyo, mga Earth, papatest natin itong Oscar Pre-Shield Helmet. Pupunta tayo sa mga gas station at ispray natin yung mga helmet. Kung sino may gusto, mga grab drivers, lalamu, food panda. So eto na nga, mga Earth. Etong sa kaliwa natin ang Aegis Geekvape H45 at sa kanan naman ang Aegis Hero RTE. So simulan natin dito sa side na to, sa left side ng each pods, mga Earth. So may kita nyo, tignan natin muna ang details nitong Geekvape H45. At may kita nyo, mayroon nakalagay dito na name branding ng Geekvape at H naman dito. Samantalang sa Aegis Hero RTE, may kita natin ang Aegis na brand name at letter S naman dito, mga Earth. May kita nyo ang sa kaliwa H45 metal finish with plastic glossy paint, no, and leather. Sa right naman ang Aegis Hero RTE na may pagka matte white ang kanyang paint dito at leather naman din dito sa gitna. Kumpara nyo sa height, mas mataas ang Geekvape H45 kesa sa Aegis Hero RTE. Mga Earth, pagpasensya nyo na at madumi na ang ating Aegis Hero RTE. No, mga Earth. So, dito naman sa Aegis Hero, may kita nyo rubber finish ang kanyang texture. No, mga Earth. Para sa akin, mas advantage tong rubber finish ng Aegis Hero RTE. Sapagkat, itong metal finish ng Geekvape H45, tingin ko magkaka-scratches to pag tumagal and magpe-fade itong metal paint finish na, no, mga Earth? So that's about it sa left side. Ngayon, subukan naman natin ang front side. So dito, mga Earth, may kita niyo na ang pinagkaiba ng Aegis Hero RTE sa Geekvape H45, no, mga Earth? May kita niyo dito sa screen pa lang, lumamang na Geekvape H45 sa Aegis Hero RTE. Kung may kita nyo, colored ang monitor ng Geekvape H45 at black and white lang dito sa Aegis Hero RTE. Maganda rin itong screen ng Geekvape H45. Marami tayong magagawa dito. Visible na visible ang kanyang mga fonts, no, mga Earth? And napapalitan pa ito ng kulay. Samantalang dito naman sa Aegis Hero RTE ay hindi. Ganyan lang siya, black and white. And then yung buttons niya, metal finish, no, ang pagka-paint. I'm not sure kung made in metal itong buttons ng Geekvape H45. Tapos dito naman sa Aegis Hero RTE, may pagka-matte finish siya, no, mga Earth. Then ito may pirma ni Reed Tripper, mga Earth. May kita niyo naman, mga Earth, nandito ang charging port ng Geekvape H45 while ang Geekvape Aegis Hero RTE ay nandito. Para sa akin, lumamang ang charging port nitong Aegis Hero RTE, no, mga Earth, kasi may cover siya. And mas maganda to dahil waterproof or water resistant siya. Samantalang itong Geekvape H45 ay walang cover ang kanyang charging port, no. Pero ang kagandahan naman nitong Geekvape H45 is Type-C na siya. Ang Aegis Hero RTE ay micro USB pa rin siya. Alright, dito naman tayo sa side. Halos ganun din, Geekvape dito sa kaliwa, Aegis lang nakalagay. And ito na yung sinasabi ko, yung charging port niya na may cover. Ito naman is yung Geekvape lang na logo. Yan, ganun pa rin, metal finish. Tapos ito, parang may pagka-matte ang finish. And then leather grip handle. So may kita nyo, meron ng pagkakaiba dito sa leather ng Geekvape H45 at Aegis Hero RTE. Kung may kita nyo, ito medyo malapad yung
Geekvape H45 sa Aegis Hero RTE, mga Herb. So that's about it. Tignan naman natin ang ilalim. Sa ilalim naman, mga Herb, ito dito maganda rin kasi rubber finish yung Geekvape H45 and rubber finish din dun sa Aegis Hero RTE. Pero sana mas maganda to kung rubber finish din tong ano no, Geekvape H45 para ano, scratch resistant siya, mga Herb. So that's about it. Ngayon tignan naman natin ang kanilang tank. So ito na, mga Herb, tinanggal na natin ang tank ng Geekvape H45 at Aegis Hero RTE, mga Herb. So makita niyo yung difference dito sa Geekvape H45. Ang kanyang tank ay smoke, parang smoke lens. And then dito naman sa Aegis Hero RTE, may kita nyo na clear glass ang ginamit dito, no, mga Herb. Sabi nila 4ml tong Geekvape H45, well 4ml din itong Aegis Hero RTE. Pero pag nakita nyo mas malaki, tignan yung tank ng Aegis Hero RTE kaysa dito sa Geekvape H45, no, mga Herb. So sa akin, para sa akin, mas advantage itong Aegis Hero RTE sapagkat may kita natin yung juice natin kung wala ng laman. Samantalang itong H45, eh, hindi natin may kita kapag linagay natin ito tank niya. Ayan, hindi siya kita. So, pag tinagay naman natin itong Aegis Hero RTE, kita nyo, kitang-kita yung laman ng juice. Plus one ako sa design ng Aegis Hero RTE, no, mga Herb. Kung siguro ginawa nila dito sa Geekvape H45, sobrang astig na nitong design. So dito naman, mga Herb, tignan natin yung kanyang ang cover, no, kung saan tayo nagre-refill ng juice, no. Dito sa Geekvape H45, malaki yung kanyang tank cover, while dito sa Aegis Hero RTE, maliit lang. Tignan natin yung butas. So, mga Herb, may kita nyo na halos same lang yung butas nila, pero mas malapad yung butas nitong Geekvape H45 kumpara sa Aegis Hero RTE. Tapos, pareho silang top airflow, mga Herb, which is advantage para maiwasan yung leak. Pero alam nyo naman, kung meron kayong Aegis Hero RTE, ay hindi talaga maiwasan leak dito sa ilalim, mga Herb. Mas mataas yung airflow ng Geekvape H45 samantalang mas maliit yung Aegis Hero RTE, mga Herb. So kung sa drip tip naman pag-usapan, pareho lang naman silang 510, mga Herb. So tie sila doon pagdating sa drip tip. And sa ilalim naman ng tank natin, mga Herb, kung may kita nyo, pareho lang naman sila ng coil na ginagamit. Pareho silang boost coil na, mga Herb. Kung may kita nyo, pareho tayong gumagamit ng 0.4 ohms. Ito yung magnet, exposed na exposed sa Aegis Hero RTE, while ito yung magnet ng Geekvape H45. When it comes naman sa pinagkakabitan natin ng tank, no, mga Herb, medyo malalim itong H45. Itong sa Aegis Hero RTE ay mababa, no? And then exposed yung magnet niya. Dito naman, ito naman, may kita nyo yung magnet ng Geekvape H45. And dito yung serial number ng Geekvape H45. So, cloud check tayo, mga Herb. Itong nasa kanan natin is yung Geekvape H45 and nasa kaliwa yung Aegis Hero RTE, mga Herb. So I'm currently using 27 watts sa parehong mods natin and then 0.4 ohms na boost coil, no, mga Herb. So puff natin to munang Geekvape H45. Dalawang puff, solid. Solid, nakasarap ng flavor. Dito naman tayo sa Aegis Hero RTE. Solid pa rin naman, no, mga Herb, ang Aegis Hero. Final verdict ko naman dito, mga Herb, siguro kung klase kayo and mas gusto niyo yung mga gantong socialing dating, dito kayo sa Geekvape H45. Kung ragged naman kayong tao, eh, naiwan nyo or nababagsak nyo kung saan-saan yung inyong pads, no, mas may recommend ko itong Aegis Hero RTE dahil napaka-durable na ito. Sa ilang beses ko na itong nagamit, sa tagal kong nagagamit itong Aegis Hero RTE, mga Herb.
Eh, ilang beses ko na ito nabagsak and walang problema. Still performing. Surprise naman mga ERP, hindi naman nagkakatalo ang Aegis 0RTE at ang Geekvape. Ito, na-order ko to sa Shopee. Ilalagay ko sa description below kung saan ko siya in-order. And dumating siya mga 3 days din ata, mga 4 days, no, mga ERP. 1.4 pesos, ito nasa 1.350 to 1.4 ang presyo niya. Dati kasi nakuha ko to yung bago-bago pa mga ano siya 1,150. Kaya nakabili tayo ng marami, nakapag-giveaway tayo ng mga ERP. O isa muna ang hip-hop, pagsabay natin. So that's about it for our video for today. And kung nagustuhan niyo itong video na to, please like, share, and subscribe para updated kayo sa panibagong video ng ERP Moto TV. See you on the next one. Have a great day.